Magpapalit po tayo ng cabin filter guys ng sa aircon. So tara, samahan niyo ako guys, palitan natin. Bali bumili tayo ng cabin filter guys pang Toyota Innova. So ito yun siya guys. Bali, ito nyo guys, pakita ko sa inyo yung part number. Ito yung part number niya guys, yan. Ito yung part number. So sa mismong Toyota Innova po yung brand niya guys. So yun eh, papalit natin dito na cabin filter niya guys. So tara guys, palitan natin. Sinabing cabin filter, ito po yun guys, yung nasa ito, ito yung bubuksan natin guys. So napakasimple lang po magpalit ng cabin filter guys. So easy easy lang po yan. So DIY, kayang kaya nyo palitan yan guys. So ito lang yan, madali lang po palitan. So buksan lang ito guys, yan. Okay, pagkabukas guys, video ko lang yung camera. Pagkabukas guys, bali itong portion na to, dalawa kabila guys, tulak nyo lang dito guys, yan. So okay na, kumalas na guys, di ba nakita nyo bumaba. Then higit din dito guys, atake nyo rin dito palabas. Yan, ganoon lang po. Okay, so simple lang guys. So ang papalitan po natin guys, yun, yung pinaka cabin filter. So may takip po yan guys, tatanggalin na ito. So push mo lang ito guys, to. Ito, push lang, tapos hila. Yun lang po, ganyan. Okay, so yun yung papalitan natin guys na cabin filter. Yan, pinaka cabin filter. Yan, ganyan lang po kasimple guys ang pagpapalit niyan. So ganito na po kadumi guys yung filter ko. So pag nagpalit po tayo niyan guys is around 40,000 kilometer guys pag pinapalitan ito. Okay, so ganyan po guys. So kukunin natin yung bago. Palito yung bago guys na filter natin. So guys, sabi ko ito yung part number. Yan, yan po ang pinaka part number niya. Buksan po natin. Dito po siya guys, yan. So meron din siyang mga sticker guys. Kung gusto mong lagyan ng tagging guys. Then guys, bali itusok niya lang po itong filter. Yan, ganyan po ang pag-insert. Papasok sa pinakalagay niya guys. Tapos ilagay na po itong so yun guys, bali mangyari pag naisoksok na ito dito sa loob sa gitna niya guys, then i-din lang ito guys, yan, din lang yan, tapos maglalak na ito dito guys, yan. Okay na yun guys. So ganun lang kasimple magpalit yan guys. Then pagkatapos po may ilagay yun guys, so nakikita nyo ito guys, itong hook nya ito. May hook yan guys, to kabilang, bali dalawa po yan. Yan, nakatusok po yan dito guys. So bali nakaganyan lang po yan, nakakawit. So inahin nyo lang ikawit na ganyan, tapos tulak nyo lang pataas yan guys. So ito, idein nyo lang na ganon, itulak nyo lang papasok na ganyan guys. Yan, yan, ganun lang po yan pag paglagay nyo guys. Tapos ganun din yon. Yan na po, ganun lang kasimple. So yan, okay na. So ganun lang po kasimple paglalagay ng cabin filter guys. Okay, $110,416 guys. So yan ay susulat natin dito sa ano, dito sa ano natin, dito sa ledger. Kumbaga sana ito yung pinaka pang-reminder guys, reminder to. So dahil sa nagpalit tayo, dito natin sa isusulat sa replace. Okay guys, bali ang odometer na natin guys ay 110,416 guys kilometer. So ito yung
ito yung magiging basehan natin guys sa pagdating ng 40 kilometer uli. So 150 guys, 150,000 kilometer magpapalit tayo ngayon ng filter. So ganun po siya guys. Okay, yan guys, bali ang kabit po natin nito dito rin sa loob guys. Yan, so dito natin ilalagay yan guys sa ano niyan, para pagbukas natin nare-remind tayo. Okay, sorry, bali ang purpose ng itong sticker na ito guys, to remind tayo na palitin na pala yung filter. Okay, yan, hindi ka na maayos na may ikip sabi. Okay, yan po. So para i-remind lang tayo guys kung kailan tayo nagpalit ng filter, ang Kevin filter. Okay, so ganyan po yung nagpapalit lang. So napakasimple guys. Guys, bali na tapos na po tayo magpalit ng aircon Kevin filter para sa Toyota Innova. So 2014 model po ito. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na ito kung paano magpalit ng aircon filter. So thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.